reason why it's quite hard to invite doctors to promote herbal products is mainly because of this single question na lagi namin tinatanong sa mga nagpo-promote ng herbal. Yung tanong po namin is, ito po, may clinical studies ba yan? Tama? Pag yun ang tinatanong sa atin, natatamahimen na ho tayo, natitigilan ho tayo. But this time, members of AIM Global, sagutin yung doktor, Doc, meron po kaming clinical studies. Hindi po study, we have 2 clinical studies for this product. People, bago ho yun, Lycoverin Nutriblend, stevia. Guys, what product of AIM Global contains stevia? Leaven, sugar-free. So, Doc, sugar-free. Yes, walang calorie, meron 12. Ito pa, paano sugar-free nga? Ang ganda ng source ng calorie, galing po sa proteins. So ladies, if you want to lose weight, drink this product. Drink this product. Titigan niyo po si Dr. Cabantog. Kita niyo po ba si Dr. Cabantog last year? Yes. Diba, medyo malaki si Dr. Cabantog. Tingnan niyo po ngayon yung ating El Presidente. Tingnan niyo po bukas, mabibilib kayo. Ang laki na po ng na-lose na weight ni Dr. Cabantog. Why? Itong iniinom niya. Sabi po na, Doc, so maganda to, natural grape flavor pa. At ang tanong, Doc, ito ba illegal na? People, walang problema. Bakit po? Ang vida po ng AIM Global, aprobado na po ng Food and Drug Administration of the Philippines. Malawalang po. So, safe. Now, what else? Ito na po. Ba't siya bang papayat? Okay, Resvida po. Members of AIM Global, remember that when you talk about Resvida, it is trans-resveratrol. Okay? It is trans-resveratrol. Guys, let me ask you, what product of AIM Global contains resveratrol? Restorelife. At sinabi ko kanina, guys, kung sumang pumayat, gumamit ka ng resveratrol. Bakit? Pampareduce po talaga ang resveratrol. People, isipin nyo, 12 calories, good for the heart, good for the blood vessels, papayat ka pa. Ang katayap ngayon, DSM naman. Doc, ano yung DSM? Kanina, Nature's Way, number 1 sa Amerika, tama po. Pag pinag-uusapan naman yung Perfect White, number 1 sa Japan naman yan, yung Kojin. Pangatlo po, pag pinag-uusapan naman po yung Resvida, o should I say yung DSM, yan naman po yung number 1 sa Europe. Saang parts ng Europe meron po silang office? People, Netherlands. Pangalawa, France, ang bibigat. At pangatlo po, Germany. So isipin niyo po, lalo bang nagagandahan ng mga katayap na ngayon global? Yeah. Paano pa kayo siyempre po natin, people? Eto na. Focus na po tayo. Published clinical human studies have shown that if you will take 30 milligrams, 90 milligrams, or even 270 milligrams of Resvida, initially, within 1 hour, it will cause immediate dilatation of your artery by around 62 to 91%. 62 to 91%. No, kaning artery? Simpleng papyo lang po. Simpleng anatomy ho tayo. As your heart pumps blood that carries nutrients and oxygen, the one that will receive the blood will be the artery. Tama po? And from the artery, it will be distributed to the different tissues of the body. So, matanong ko kayo, para makarating po yung sustansya sa katawan natin, kailangan bang maganda po yung artery natin? Yes! Dapat lang! But there's a problem, people. As we reach the age of 35, kaya nga po lagi kong pinapalasong kami ng 35 and above, yung artery po natin sumisikip na po. 2 factors muna babagaling ko. Number 1 is what? Cholesterol. Mag-accumulate po yan sa wall ng artery. That will cause atherosclerosis. That is hardening and thickening of the blood vessel wall. Sumisikip. At pangalawa is because of what? Aging. Yung po yung hindi mo na kayang iwasan, yung aging process. Sumisikip po, isipin nyo, kung yan ang daloyan po ng dugo, ang tanong ko simple lang po, yung pressure po ba dito, yung blood pressure, tataas po ba? Yes. So ano mangyari po, Doc? Magsasuffer ka ng hypertension? Yes. Heart attack? Most probably. Stroke? Yes. So ang tanong ko, nakakatakot po ba yun? But people, if we will take our product, within 1 hour po, ang laki ng ibubukas niya. 62 to 91%. So the simple question is, gaganda ho ba ang flow ng dugo natin? Yes. Magiging healthy ho ba tayo? Yes. Maganda ba ang vida lang ngayon global? Yes. Palapakan natin ang malakas, guys. Now, that is according to Dr. Peter Howe. Pangalawang tanong, Doc, ito within 1 hour Baka 1 day lang. What if araw-araw ko nang iinumin? Another published clinical human studies have shown that if you will take Resvida by 75 milligrams lang, guys, iunahan ko na kayo, 1 sachet of Vida na kaya mong itimpla sa 500 ml of water, okay, contains 90 milligrams of Resvida. 75 to, sa atin 90. Lagpas na ba tayo sa requirements? Yes, daily For 6 to 8 weeks, it will cause sustained, ang word sustained,
artery dilation by around 23%. So isipin niyo po, kung araw-araw, lalong bumakas na maganda yung flow ng dugo ng artery mo, ang tanong ko, lalo ba tayo magiging healthy? Magandang-maganda ba ang bidalang ng global? Palapakan natin si Dr. Iris Kanz, okay? Now, guys, hindi masira ang components, bidlet technology. Ibig sabihin po, pag ininom mo yung produkto natin sa stomach pagpasok niyan, doon palang lalabas yung components po at 100% mapapakinabangan ang katawan natin. Now, Doc, paano ba sinusukat? May tinatawag tayong flow-mediated dilation. It's a biomarker and gauge of human cardiovascular health. People, ito na po yung device. Meron po tayo sa Inglobal yan. Sabay-sabay na po. Anong pangalan po ng device natin? CardioPulse. Again, tomorrow it will be explained by Dr. Cabantog. Sa ngayon, pahapyaw lang muna ng babagatin po ni Boss. Ito po, when you talk about morbidity, sakit po ito, pampito ang heart diseases. Pero pag pinag-uusapan ng mortality, death ang pinag-uusapan, panguna at pangalawa. Grabe, no? Itong, these are again the sad realities of life. People, 3 in every 10 Filipinos will suffer from heart diseases. Thinking that we are 500 inside this room, 500 tayo. Ibig sabihin po, approximately 150 sa inyo, kakasak sa puso. Benedok, sakit lang naman, okay lang. Wala lang po. Ito matindi. Pag nagkasak sa puso, tinan niyo yung ratio. 70% of those people that will suffer from heart diseases will what? Will die. So, ibig sabihin po, kung 500 tayo sa kwatong ito, 100 sa inyo, will die. Maliwanag po. So, hindi magandang ratio. Tama? Pumapatak yan, 1:5. Tama? Grabe. Ang dami nun, Doc. Now, ito na po. What's the main culprit for this one? Atherosclerosis. Anong nangyari po? Plaque buildup. Ito na po. At pag pumatok pa ho yan, lalo kang delikado. Now, sabi nga po, Doc, anong mangyayari? Ito ang mangyayari sa'yo. CPR ka. Cardiopulmonary resuscitation. At kailangan mo ng defibrillator para po yung puso mo, okay, mapump na maganda ulit. Yung electrical impulses po, magbalik sa normal. Eh, buti ko meron kang ambulatory na defibrillator. Sa Pilipinas po, usually po, nasa ospital yan. Tama. Eto, isipin nyo ha. Inatake ka sa puso, buhay ka pa. Kaso sakit. Tapos dinadala ka na sa ospital. Kaso inabot ka ng traffic sa EDSA. No? Patay! Malawanag yun, no? So, matagal-tagal pa ako sa emergency room. As a family med resident po, ang dami kong nakitang namatay kasi hindi umabot po ng ospital. Why again? Because of traffic. Now, sabi nga po, Dok, anong kailangan gawin natin? May mga diagnosis non-invasive. X-ray ka. 2D echo. ECG. Ito, mura po ito. CT scan. Mga 3,000 yung pinakamura. Mura lang. Ito, mas mura. Maray, mga 10,000. Malawanag po, no? Pero, non-invasive. Now, let's go invasive, people. May tutusok sa iyo, angiogram. Mura lang to. Ito lang, oh. 100,000 lang, no? Murang-mura, no? Eh, Doc, ang problema, pag in-angiogram ka, guys, dapat handa ka na sa susunod. Ano yung susunod? Angioplasty. Mas mura to. 500,000. Malawanag po, no? May papasok pong catheter sa singit mo, sa artery. Diretso po ng coronary artery yan. May stent po dito with deflated balloon. Pag naipasok na po, yung balloon po i-inflate na. So, yung stent lalaki po. Pag na-inflate na po yan, i-deflate ulit yung balloon, tatanggalin na po yung balloon, so yung stent lang ang matitira. Para yung artery mo, nakabukas po. Tama? Ang ganda! Ang ganda rin ho ng presyo. 500,000, maliwanag po. May mas malupit pa dito. Pag sira na po yung artery, ano nang gagawin? Heart bypass na po. 1,000,000 papataas na ho yun. Guys, maganda ho ba yun? Hindi. Operado ka pa. Tama? So, Doc, what do we need to do? What should I do? First, know your potential risk of heart attack or stroke. Simple lang yan. Number one, are you obese? Are you overweight? Number two, 35 and above? Number three, do you smoke? Do you eat fatty foods? Number five, does it run in the family? Next, mataas ba ang cholesterol mo? Hypertensive ka pa? Ito may pangalawa. Know the amount of plaque buildup or blockage in your arteries. Third, know the condition of your blood circulation. And fourth, eto, hindi ka makakalusot. Know the level of your physical and mental stress. Let me ask you, lahat ba tayo may stress? Yes. Imposibleng wala. Tama po. Titigil.